Itago niyo na lang ako sa pangalang Gilbert. Nangyari ito noong taong 1997 sa aming probinsya, sa Visayas. Ako lang ang inaasahan ng aking mga magulang. Pareho na kasi ang mga itong matatanda na. At mag-isa lamang ako na anak. 70 anyos na si mama at papa. Bagamat, nagpipensyon na sila. Pero hindi pa rin iyon sapat upang matugunan ang mga maintenance at gamot na mga ito. Kaya kinakailangan na rin nila ako upang makompleto ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, isa akong construction worker. Nakakontrata lamang ako sapagkat laborer lang ako roon. Mayroong bagong karinderya roon na madalas naming kainan ng mga katrabaho ko kapag lunch break na. Ang pangalan ng kainan na iyon ay Sitas Karinderya. Isang taon pa lamang ang itinagal nito roon. Sadyang napakalinamnam na mga pagkain roon. Kaya naman, binabalik-balikan namin. At hindi lang iyon. Dahil maganda rin ang may-ari ng tindahan na si Sita. Balita ko na dalaga pa raw ito. Kaya ang ilan sa mga kasamahan ko ay kanya-kanyang diskarte upang mapalapit lamang sa dalagang ito. Ako naman na likas ang pagiging mahiyain ay di ko magawang makibukibo si Sita. Nakakausap ko lamang ito kapag may ino-order akong ulam. Pero may napapansin ako kay Sita. Ang ilan sa mga katrabaho ko ang madalas nitong kausap. Ngunit panay naman ang pagsulyap nito sa akin. At kapag hindi naman ako nakatingin sa kanya, parang di siya yung nakikita ko sa gilid ng aking mga mata. Tila ibang tao yung nakatayo sa kinaroroonan niya. Basta, mahirap ipaliwanag. Parang buhagag kasi ang buhok nito at bahagyang nagliliwanag ang naglalakihang mga mata. Ngunit kapag binabalik ko ang pagkakatingin sa kanya, ganoon pa rin naman ang kanyang itsura. Bagamat malaki pa rin ang mga mata, bagay naman iyon sa mukha niya. Isa pa rin siyang napakagandang babae. Ano ba naman itong nangyayari sa akin? Siguro ay dahil sa sobrang pagod ko, kaya ko ito nararanasan. Wika ko na lamang sa sarili ko. Ang madalas kong bilhin sa mga tinitinda niya ay ang nilagang baboy. Napapawi talaga ang gutom ko kapag iyon ang ulam na kinakain ko. Paiba-iba rin naman ako ng putahe. Minsan ay tumitikim rin ako ng adobo, sinigang, minodo at sisig. Samantala, sa sumunod na araw, nagpunta sa tahanan namin ang pinsan kong si Josephine at ang asawa niyang si Alfred. Tagakabilang lungsod pa ang mga ito. Tol, pwede bang maiwan ko muna sa iyo si Josephine? Wala kasi siyang kasama sa bahay eh. Buntis pa naman siya at 5 buwan na. Nakikiusap ako tol, kung pwede lang. Kasi magtatrabaho ako sa Maynila. Hayaan mo, magpapadala ako ng pera kapag nakasahod na ako para makatulong sa gastusin dito. Pakiusap sa akin ang asawa ng pinsan ko. Bigla naman itong ginatungan ni Josephine. Hayaan mo insan, tutulong rin ako sa mga gawain rito. Naku, wag na insan, ako nang bahala dito. Napagsasabay ko naman yung mga trabaho at gawaing bahay eh. At minsan ay tinutulungan naman ako nila papa at mama. Sige tol, dito na muna si pinsan. Walang problema sa akin. Maganda nga yun eh, para may kukwentuhan si mama at papa kapag wala ako dito. Tugon ko sa mga ito. Yun nga ang nangyari. Tumira na sa amin si Josephine. Kaya naman meron ng nakakausap ang mga magulang ko. Kitang-kita ko sa kanilang itsura na masaya naman ang mga ito na naroroon si pinsan.
pero may napupuna ako kapag sumasapit na ang gabi. Madalas ay naaalimpungatan ako dahil sa ingay ng mga pagaspas. Ngunit ang ipinagtataka ko, saan kaya galing iyon sapagkat wala naman kaming mga alagang manok. Dati ay meron ngunit tatlo lang. Pero nang mula ng sunod-sunod na pagkatalo ni Papa sa sabong, ay tinamad na siyang mag-alaga. Samantala kapag bumabango naman ako para silipin iyon sa bintana, wala naman akong nakikita. Subalit meron akong nalalanghap na hindi kaaya-ayang amoy. Hindi ko matukoy kung ano iyon. Ngunit ang hangin ay sadyang napakalansa. Kako sa isip ko, pagkagaling iyon sa ibang bahay, baka meron silang ibinilad na tapa at yung hangin tuwing gabi ay palaging padireksyon sa amin. Kaya mula noon ay hindi ko na pinapansin ang misteryosong pagaspas ng mga pakpak. Baka ako galing lamang yung manok na ito sa mga kalapit bahay at napapadpad sa amin. Ngunit isang tanghali, nang lunch break na namin sa trabaho at nang kumakain ako sa karinderya, bigla akong kinausap ni Sita. Balita ko, Gilbert. Tumira raw yung pinsan mong buntis sa bahay ninyo ah. Ilang buwan na ba ang tiyan niya? At anong oras ba siya lumalabas? Muntik na akong mabiluukan sa klase ng kanyang tanong. Sino ba naman kasi ang di mabibigla gayong papaano nito nalaman na may pinsan akong buntis? Wala rin naman akong pinagsasabihan ni isa man sa mga katrabaho ko na pinatira ko ang pinsan ko sa amin. Tsaka ngayon lang talaga ako kinausap ng babaeng ito. Kaya lubha akong nagtataka kung paano niya nabatid ang tungkol roon. Pero sa kabila ng pagtataka ko, sinagot ko ito ng maayos. Limang buwan na ang tiyan niya, sabi ng asawa niya. Tuwing hapon siya lumalabas. Tumatambay siya sa harapan ng bahay kasama ang mga magulang ko. Bakit mo nga pala natanong, Sita? Balik kong tanong rito. Wala naman, Gilbert. Palagi ba niyang kasama ang mga magulang mo kapag tumatambay siya sa labasan? Muli na naman akong nagtaka sa tanong nito. Literal kasi na ini-interview na niya ako tungkol kay Josephine. Hindi ko na inusisa pa kung bakit kailangan pa niyang tanungin ang mga bagay na iyon. At sa halip ay sinagot ko na lamang ito ng maayos. Hindi siya iniiwanan nila mama at papa. Ewan ko ba kung bakit. Pero ang sabi kasi nila, kailangan raw siyang ingatan dahil sa buntis siya. Kaya dapat palaging samahan. Sa tingin ko, baka natatakot silang makuna ng pinsan ko kaya sinusubaybayan nila. Ayaw kasi nila na masisi kapag may nangyari sa pinsan ko at sa kanyang dinadala. Matapos kong sabihin iyon, nakita ko na naging seryoso ang mukha ni Sita. Hindi na niya ako kinibo pa ng sandaling iyon. Ngunit panay naman ang pagsulyap nito sa akin. Pero dahil sanay na ako na ganoon naman talaga siya mula noon, o hindi ko na lamang iniintindi iyon. At baka malay natin, nagagapuhan lamang siya sa akin. Hindi, joke lang. Baka maniwala kayo. Samantala nang makauwi na ako sa amin, mayroong ipinagtapat sa akin si Josephine. Inintay talaga kita, Insan. Gusto ko sana ikwento sa iyo ang mga nararanasan ko mula nang tumira ako dito. Teka, mukhang importante yung sasabihin mo, Insan, ah. Sige, magkwento ka. Tungkol ba saan iyon? May hindi ka ba nagugustuhan dito? Hindi sa bahay ninyo ang problema, kundi sa naririnig ko na pagaspas ng mga pakpak tuwing gabi. Kapag kasi naririnig ko iyon ay bigla kumikirot ang tiyan ko. Talagang gumuguhit ang sakit. Napakatindi ng pagkirot. Mabuti na lang ay
agad namang nawawala kapag umaalis na rin ang ibon na iyon. Seryoso na itong kwento sa akin. Ha? Naririnig mo pala yon? Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Kung manok ba o ibon. May naging opinion si Josephine. Sa tingin ko din, hindi iyon manok o kahit ibon. Kung ganoon, ano yun Josephine? Tanong ko rito. Aswang insan. Agaran itong sagot sa aking katanungan. Ako naman ay nagtaka dahil sa tagal ko nang nasa probinsya namin. Noon ko lang narinig na may naniniwala rito. Sa dinarami-dami kasing nabubuntis sa aming lugar, wala naman akong nababalitaan na binibisita ng ganoong klaseng mga nilalang. At kung may mga ganoon mang uri ay baka sa ibang probinsya iyon. At hindi dito sa aming baryo. Ang kwento pa sa akin ni Josephine ay kilala niya raw ang aswang. At iyon ay walang iba, kundi ang dati niyang nobyo. Nakipagkalas kasi siya rito matapos niyang matuklasan na pati pala tao ay tinatalo nito. Tanggap naman kasi ni Josephine ang pagiging ganoon ng lalaki. Mabuti sana kung purong hayop lang. Pero yun nga, pati tao ay niyayari nito. Kalakip na ang mga bangkay. Hindi man niya nakikita ang nang aktwal ang pangyayari. Pero nang minsan raw napaaminin si Tonton ay umamin naman ito. Ang sabi nito ay pinatay niya raw ang kaaway nito. Kaya pala napapansin ni Josephine na hindi niya nakikita ang tinutukoy nito. Ang tanging pagkakaalam lamang ng mga kaanak nito ay nawawala lamang. Ngunit ang totoo ay pinatay ito ni Tonton. Nang makipaghiwalay raw si Josephine ay sinumpa siya ng dating nobyo. Kapag nagkaroon na raw siya ng bagong iniibig at kapag nabuntis siya, babalikan siya nito upang kunin sa kanyang tiyan ang sanggol. Ang bata ang magiging kabayaran sa pakikipaghiwalay niya rito. Kaya naman, kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganitong uri, para bang napapaniwala na ako ng pinsan kong ito. Kitang-kita ko naman kasi sa mukha nito na nagsasabi ito ng totoo. At maya-maya pa, hindi namin nakalain na nakikinig pala si na mama at papa sa pinag-uusapan namin. Ang buong akala ko ay nasa kwarto na ang mga ito at nagpapahinga na. Ang sabi sa amin ni papa, naririnig rin nila iyon, ang pagaspas ng mga pakpak. Kaya nga nagtusok na sila sa palibot ng aming bahay ng mga bagakay at ilang mga pangontra. Kaya kung napapansin raw namin ay di na raw nagtatagal ang nilalang na iyon kapag bumibisita ito. Ma, pa, ano nang dapat nating gawin kung si Josephine talaga ang pakay niyon? Hindi naman dapat natin itong isawalang bahala, lalo na't nagbanta nga ito. Tanong ko sa mga ito na sinagot naman ni Papa. Wala na tayong dapat pang ibang gawin. Kundi siya titigil, nararapat siyang patahimikin. Galing sa manggagamot ang mga bagakay na tinuso ko. Ang sabi niya, kapag nasira na raw nito ang orasyon sa mga kawayan, makakapanggambala na ito. Hindi na raw ito mapipigilan pa. At ang dapat na lang natin na gawin ay ang labanan ito. Sambit ng aking ama. At dahil matanda na ito at may iniinda na sa mga buto-buto, wala na akong magagawa kundi ang tulungan ito. Ako ang malakas sa amin kaya dapat ako ang may matatag na kalooban. Bago pa pumatak ang dilim ay pumutol na ako ng pinakamatibay na kawayan. Pinatulis ko yung dulo niyon sa pamamagitan ng patalim. Dalawa ang ginawa ko, isa sa akin at isa naman sa aking ama. At pagkatapos niyon ay wala na kaming ibang ginawa kundi ang hintayin ang panauhin. Nakasara na rin ang mga pintuan maliban sa bintana.
Sa bawat oras na lumilipas ay unti-unti nang bumabalot ang dilim sa impapawid. At ang liwanag naman ay unti-unti nang nawawala. Hanggang sa ganap na ngang lumatag ang dilim. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng pag-ungol ng isang baboy sa di kalayuan. Bagay na ikinagulat ko dahil imbis na ibon ay naging baboy na. Ang paliwanag naman ng aking ina, ang mga ganoong uri raw ng nilalang ay may kakayahang magbago ng anyo. Kahit na anong hayop ay kaya nitong gayahin. Nagdasal naman ang aking ina para sa aming kaligtasan. Tuluyan na raw kasi nitong nasira ang orasyon sa bagagay. At baka yung ibang pangontra na nakalagay ay hindi na siya nito tatablan pa. At yun nga, mula sa pagkakasilip namin sa bintana, ay biglang bumulaga sa amin ang dalawang bulang apoy na ang sabi ni Papa ay mga mata raw iyon ng nilalang. Hindi nagtagal, biglang may lumundag sa aming bubungan. Rinig na rinig pa namin ang dahan-dahan ngunit mabibigat nitong mga paghakbang. At di nagtagal ay narinig na rin namin ang nakakapangilabot nitong pag-ungol na para bang humahangos. Si Mama ay patuloy na nananalangin para sa aming kaligtasan. Samantalang si Josephine naman ay nakasapo sa kanyang malaking tiyan. Tiyak na damang-dama nito ang presyensya na umaatake sa amin. Maya-maya pa, narinig namin ang paglangit-ngit ng bubong sa bandang kwarto ni Josephine at napasigaw kaming lahat nang biglang napundi ang ilaw. Halos mahimatay kami sa sobrang nerbiyos ng gabing iyon. Mabuti na lang ay naalala ko na may dala pala akong flashlight. Dinukot ko iyon sa bulsa at saka ito sinindihan. Nang biglang narinig namin na may bumagsak sa kwarto ni Josephine. At walang ano-ano'y biglang napasigaw ang pinsan ko. At nang itinuto ko ang flashlight sa kanya, nasilayan namin na hila-hila siya ng isang nilalang na mukhang baboy ngunit parang tao na hindi maintindihan ang mukha. Tumutulo rin ang masagadang laway nito mula sa bibig. Nanlilisik ang mga mata at kagat-kagat ang likod ng laylayan ng damit ng pinsan ko. Napakalakas nito at nakakaladkad na si Josephine. Kaya naman gumawa na kami ng aksyon ni Papa. At dahil sa labis na nervyos namin, ay hindi namin gaanong natatamaan ng sibat ang baboy na ito. Nadadaplisan lang namin gawa ng madulas rin ang katawan nito na parang naligo ng langis. At di nagdagal, may narinig ulit ako na bumagsak sa silid at mayroong lumantad na isang nilalang na malatao ang itsura. Ngunit nanlilimahid ng langis ang maitim na balat at may buhaghag na buhok. Nagliliwanag rin sa dilim ang mga mata nito. At sa loob-loob ko ng mga oras na iyon, ay para bang nakita ko na ito noon. At walang ano-ano'y, yung malaking baboy na itim na humahata kay Josephine, ay parang natakot iyon sa nilalang na biglang lumitaw. Kaagad nitong winasak ang munti naming pintuan at tumakbo na ito palayo. Napunan namin na sumisigaw ang baboy na parabang takot na takot talaga ito. Hinabol naman ito ng isa pang nakakatakot na nilalang. Agad ko namang itinayo si Josephine at sa kabutihang palad, wala namang nangyaring masama dito. Pa, anong nilalang iyon na humahabol sa baboy? Nagtatakang tanong ko rito. Gabunan iyon. Isang makapangyarihang aswang na kayang yariin ang mga pangkariniwang aswang. Hindi sila bumibiktima ng mga tao. At ang madalas lang na hinahanap nila ay yung nilalang na lumulusob sa atin. Tiyak na mapapatay na siya nito. Kaagad namang nakahinga ng maluwag si Mama. Sapo-sapo pa niya ang dibdib dahil sa labis na takot na kanyang naramdaman kanina. Pero aniya, mabuti na lamang ay dininig ng Diyos ang kanyang mga dasal.
Sa mga sumunod na araw, nagkagulo ang mga tao sa may palayan. Kaya naman nakiisyoso na rin kami. May natagpuan raw kasi na pugot na ulo ng isang lalaki. At nang makita nga namin iyon, ay nanlaki ang mga mata ni Josephine. Maduwal-duwal pa ito na ibinulong sa akin na si Tonton raw iyon, ang dati niyang nobyo. Maski ako'y nanghina dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito, hindi rin kasi ako sanay na makakita ng brutal na kaganapan. Marami namang nag-aakala na pinatay raw ang lalaking iyon dahil sa may atraso ito. Pero alam naming pareho ni Josephine na kung ano ang may gawa nito. Minarapat na lang namin na isekreto ito sa mga taga sa amin at baka pagharian sila ng takot. Pero sa kabila ng mga nangyari, nagpapasalamat kami ng pinsan ko sa Panginoon dahil walang masamang nangyari sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Ngunit meron akong bagay na napansin. Mula kasi nang mangyari iyon, nagsara na rin ang karinderya ni Sita. At bigla kong naalala ang mga sinabi nito sa akin na kung papaano niya nalaman na pinatira ko sa aming bahay ang pinsan ko. At yung mga nakita ko sa gilid ng mga mata ko sa tunay niyang itsura, nagpapatunay lamang na siya talaga iyon. Siya ang humabol sa baboy. Natakot pa nga ako nung una na baka nahawaan ako ng pagiging ganon nito sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang mga niluluto. Ngunit sa kabutihang palad naman, sa paglipas ng ilang buwan, ay wala namang nangyaring kakaiba sa akin. Medyo napraning pa nga ako nun. Talagang iba lamang talaga ang punterya nito at di mga tao na tulad natin. Nang makapanganak na si Josephine, naging kampante na kaming lahat. Inilihim niya na lamang sa kanyang asawa ang mga nangyari at kailanman ay di na bumalik sa aming baryo ang dalagitang si Sita. At magpahangga ngayon na may sarili na akong pamilya, hindi ko akalain na totoo pala ang mga ganong uri. Panawagan lang po kay Sita na kung saan ka man naroroon, sana ay ipagpapatuloy mo ang mabuti mong gawain. Maraming salamat sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, baka may nangyari ng masama sa pinsan ko o sa amin. Mabuhay ka at pagpalain ka. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Sana ay nagustuhan ninyo. Muli po, ako po si Gilbert ng Cebu.